Tapos na po ang batiang Merry Christmas, tapos na po ang batiang Happy New Year, Happy Trekkings kahapon. E ano naman ngayon? Back po tayo sa ating ordinary days na tayo po ay, sabi ko nga po, ang pakiusap ko, tanggalin natin yung Belen, tanggalin natin yung parol, tanggalin natin yung Christmas lights, pero huwag po natin tanggalin ang lahat tungkol sa Pasko, itira natin ang diwa, pag-ibig, kapayapaan, pagbibigayan, pagdadamayan. Tamang-tama po naman sa ating banal na ebanghelyo na tinukoy ng Panginoon na ang mensahe ng Pasko ay papawiin ni Jesus ang dilim sa ating buhay sabagat siya po ang liwanag ng ating buhay. Kaya kung hindi pa man po tayo nakakaramdam ng sinag ng liwanag ni Kristo at tayo na namumuhay pa sa kadiliman, namumuhay sa galit, sa sama ng loob, hindi po natin mararamdaman ang pagdating ng Panginoon at ang liwanag ni Kristo. Kaya naman, napakaganda po sa panahong ito, year 2021, araw ng Lunes, magsimula po tayo ng positibo, yung tama. Tamang iniisip, tamang nararamdaman, tamang ginagawa para po tayo pagpalain ng Panginoon. At ang Panginoon, positibo ang kanyang ginawa. Unang Lunes, siya ay nangaral ng magandang balita. Alam po nyo, it's high time to proclaim the good news. Sawa na po tayo sa bad news. Lagi na lang po tayong bad news ng bad news. Minsan pa fake news. Pero napakaganda po na tayo po ay magdala, hindi masamang balita, kundi ang magandang balita. Yung bang makikinig sa iyo'y maliligayahan, bakit po ba tayo kating-katian dila, pero gusto natin ang dala ay masamang balita. Why not focus on the good news? Ito ang daladala ng Panginoon, kataga ng pagpapalaya, kataga ng pag-ibig, kataga ng pagpapatawa, kataga ng kagalingan. Pangalawa ay ang pagpapagaling ng Panginoon. Siya po ay nagpagaling na maraming may mga karamdaman. Lahat ng uri ng karamdaman, ang buong buhay niya ginugol niya sa paglilingkod sa mga taong nangangailangan. Palagi dito rin po ang dapat natin gawin na damihan po natin sa pagkakataong ito ang ating paglilingkod sa ating kapwa. Marami pong mga taong nangangailangan ng tulong. Marami pong taong may mga karamdaman. Mas maganda po na i-focus natin lahat ng ating energy, positive energy, in helping other people to be set free from all kinds of bandages that they have. Sa bandages ng karamdaman, bandages ng kawalang pag-asa, bandages ng kahirapan, sila po ay ating matulungan. Tama na po yung kadilimang ating naranasan. It's high time, sabi nga, na simulan po natin ang taon ng tama sa paglilingkod sa ating kapwa, sa pagdadala ng magandang balita. St. John Paul II says, "Let's remember the past with gratitude and let us leave our present with confidence and let us plan our future with hope." Buo ang ating pag-asa. Magiging maganda ang 2021 kung tayo po ay laging positibo ang pananaw sa buhay. Kung hindi tayo manlalamang sa ating kapwa, kung hindi tayo mambubutas ng ating kapwa, kung hindi tayo maninira ng ating kapwa, kung hindi patuloy tayo na maglilingkod, magmamahal, magpapatawad, sapagkat natapos na nga po ang Pasko, pero sabi nga, araw-araw ay Pasko. Araw-araw dapat tayong maglingkod. Araw-araw dapat tayong magdala ng magandang balita. We do not just try to bring the good news, but we must be good news ourselves. Na kapag nakita ka ng kapwa, ay makikita sa iyo, wow, magandang balita. Pero pag nakita ka, ay kontrabida, sira na ang araw ko. Sana po, man lang po, itong taon 2021, panahon ng paghihilom, panahon ng kagalingan, panahon ng recovery, kung ano man ang mga nawala sa atin, ibabalik ng Panginoon, siksik, liglig, umaapaw na pagpapala. Amen.